defense strategy meeting in a bit. But you can't go looking like that. Your bad vibes might be contagious to the other associates. I'm sorry, Dito Spanky. I just can't help it. Nakakainis na kasi si Mati eh. Ever since that she found out na anak niya si Lilith, parang wala nang ibang importante para sa kanya kundi yung mag-mend ng relationship with her. Try to understand, just because she's trying to fix things with Lilith doesn't mean that you're any less important. Instead of wallowing in a bad mood, why don't you try a different approach? Instead of fighting with your mom, why don't you stop antagonizing her and show her that you're mature enough to handle this situation? That way, it won't escalate. Salamat, Lilith. Sana huwag mong kalimutan yung mga pinag-usapan natin, Karina. Sana mabigyan mo ng pagkakataon si Perry din na mapatunayan sa iyo na nagsisisi talaga sa mga kasalanan na ginawa niya sa iyo. Nilapitan niya po ba kayo para kausapin ako? Hindi, anak. Kung ganun po, bakit prosigido po kayo na magkaayos kaming dalawa? Dalawang beses na akong inatake sa puso. Kahit na anong pag-iingat gawin ko, hindi naman nating alam kung ano talagang mangyayari. At kung oras ko na talaga, gusto ko sanang napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kapag wala na ako, alam ko, nandiyan si Cez. Pero sana maging bahagi rin ng buhay mo ang tunay mo'y nanay. Naman po kayong magsalita ng ganyan. Masyado pa po kayong bata. Sigurado po ako, magtatagal pa yung buhay niyo. Tsaka, lagi po kaya akong nagpipray na maging healthy na kayo ulit. Kasi gusto ko pa po kayong makasama ng mahabang panahon. Tungkol naman po dun sa request niyo na makipag-ayos na ako kay Attorney Mayor, nag-iisipan ko po. Pero kung ano man po yung maging kahihinat na ng relasyon namin bilang mag-ina, gusto ko pa rin po magpa-thank you sa inyo. Para saan? Kasi po ginawa niyo lahat para malaman ko yung katotohanan. Dahil po sa inyo, wala na pong palaisipan sa isip ko. Hindi ko na po kailangan hanapin yung totoong nanay ko. Buo na po yung pagkatao ko. Kaya maraming salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kung tutusin nga, maliit lang na bagay ito sa dami ng mga kasalanan ko sa iyo. Basta, asahan mo lahat ng gagawin ko. Para mapasaya ka. Para dumating yung araw na masasabi mong proud ka sa tatay mo. Iniwan ang anak mo para makasama mo yung anak mo sa labas! Kapatid, daddy ko! Lumayo ka! Tracy, tama na ba? Respetuhin mo lang ate mo! Why should I, Dad? Bakit ko re-respetuhin yung tao na nira ng pamilya natin? Magdahan-dahan ka sa pagbibintang mo?
Wala akong kinalaman sa desisyon ni Sir Ramir na iwanan kayo, kaya wag mo akong sisihin. Hoy! Kutong lupa ka! If I know kung ano-ano yung sinusulsul mo kay Ramir, kaya nagagalit sa amin yung asawa ko! Stop calling her names! Ano mo, yung ugali niya kung bakit ako umalis ng bahay! Kung hindi mo mabago yung ugali niyan, talagang hindi na ako babalik sa inyo. Ano? Masaya ka na ba? Masaya ka na ba na dahil sa'yo kaya nagkakaganyan ang asawa ko? Isa! Wala akong karapatan sa kanya ko! Tumagal, ha? O, ha? Mukha ba na? Tama na! Trixie, stop it! Trixie, ano ba? Bakit mo pinapagalitan si Trixie? Eh, yung anak mo sa labas yung nagsimula ng lahat ng ito. She deserves it! You know what? You're absolutely right, Tito. I'm gonna prove to Matty that I'm kinder and more understanding than Lilet. I'm going to make her realize na I'm the better daughter at hindi na niya kailangan ng iba pang anak dahil ako lang sapat na. No. That's not what I meant. I think you misunderstood me. Let's go na, Tito Spanky. Baka malate pa tayo sa defense strategy meeting. Come on. Tanggapin na si Lilet ay anak ko. Hindi na magkakaayos ang pamilya natin. Kahit kailan, hindi ko ituturing na kapatid yung anak mo sa labas. I would rather cut my tongue than call her ate. Lilet, magpakasaya ka. Namnamin mo na ang mga sandali ito na kasama mo, si Ramir. Because I promise you, I will make your life a living hell!